naimbitahan akong dumalo sa kaarawan ng lola ng kaibigan kong si Melay noon. Dahil baksyon naman na at wala naman akong kaanong kinagawa, hindi ko yun tinanggihan. Isa pa, bagong kaibigan ko si Melay noong panahon na yun. Mabait naman siya at masarap kasama. Kaya, inisip ko na magiging ayos lang naman ako sa kanila. Ay naku, Bea! Pakagabihin ka na naman dyan, ha? Sabi ni Mama nang magpaalam ako sa kanya. Eh ma, sige na. Pangako, uuwi ako agad kapag natapos ang hantaan. Sige na ma. Pamimilit ko sa kanya at may kasama pang lamping. Hindi mo ba nababalitaan yung matandang aswang sa lugar natin? Paano kung mabiktima ka nun? Ikaw pa naman, hilig mong umuwi ng alanganing oras. Kontra pa ni Mama. Ma naman, naniniwala ka rin ba doon? Kwento-kwento lang yon ng mga tsismosa sa palengke eh. Panakot nila sa mga bata yun, ma. Katwiran ko sa kanya at niyakap ko siya ulit. Ah, basta. Hindi kita papayagan na mag-isang pumunta doon. Madiin na sabi niya. Paano kung may kasama po ako? Sabi ko sabay tingin sa ate kong similit. Sige, isama mong ate mo doon. Tapat, alas 8 pa lang ng gabi, uuwi na kayo. Sabi ni Mama. Wala na akong nagawa, kundi ang pumayag sa deal namin ni Mama. Wala rin namang angal si ate, kasi alam ko, gustong gusto niyang gumala. Pinagtiyagaan ko na lang nakasama si ate Milet, kahit na ang weirdo niya. Sa aming magkapatid, siya kasi ang mahilig sa mga kwentong bayan. Lalong-lalo na sa aswang. Interesado nga siya na malaman nun kung totoo nga bang matandang aswang sa amin. Tandaan mo, sinabi ni Mama, alas 8 pa lang, uuwi na tayo. Paalala sa akin ni Ate Milet. Ano ka ba naman ate? Alas 6 na oh. Ano, uuwi agad tayo? Siyempre, kunwari lang yung kanina. Saka, nakakahiya sa lola ni Melay. Kakarating lang natin, tapos uuwi agad. Sabi ko sa kanya. Paano kung magalit si Mama? Tanong niya. Wala na siyang magagawa kapag nangyari na. Katwiran ko. Paano kung makasalubong natin yung matandang aswang? Tanong niya pa ulit na para bang nananakot. Patingin-tingin pa siya sa aming nilalakaran. Naku po, isa ka pa ate. Basa ka kasi ng basa ng mga horror comics eh. Hindi yan totoo. Ano ka pa? Katwiran ko sa kanya at ngumisi na lang siya sa akin. Bahala ka sa buhay mo. Sabi niya at pinagpatuloy na lang namin ang paglalakad. Makalipas ang halos kalahating minuto, nakarating na kami sa bahay nila Melay. May mangilan-ngilan lang silang bisita. Agad naman kaming sinalubong ni Melay nang makita niya kami. Uy girl, tara, pasok na kayo. Sabi ni Melay sa amin. Wala nang hiya-hiya at binuksan ko agad yung pintuan sa bakod. Pinaupo na muna kami ni Melay sa tapat ng mesa. Tulad ng ibang bisita, naghintay muna kami doon nang ihahanda nila para sa amin. Ito na ba? Ito ba yung handaan na sinasabi mo? Wala man lang pagkain. Pabulong na sabi ni ate sa akin. Manahimik ka nga dyan. Baka naman nagluluto pa lang. Tugon ko sa kanya. Pagbalik ni Melay sa amin, may dala na siyang pagkain. Pasensya na girl ha, niluluto pa kasi ni Lola yung iba. Ito muna, kinataang kalabasa. Masarap yan sis. Ito oh, nagsama na ako ng kanin. Sabi ni Melay at umalis naman siya saglit. Napansin ko na lang si ate na nakatingin sa loob ng bahay nila Melay. Wala kasi sa kinalalagyan namin, nasisilip namin ang lola ni Melay na nagluluto. Huy, eto na, kumain ka na, gutom ka na yata eh. Sabi ko kay ate sabay kalapit. Ayaw kong kumain, palagay ko may nilagay dyan yung lola niya. Sabi niya, hindi ko alam kung saan niya nakukuha ang mga ideya na yon. Nung oras na yon, naiinis ako sa kanya na pati matanta, pinagdududahan niya. Ang arte mo! Tanging sabi ko na lang. Habang naghihintay kami ng ibang pagkain,
Nagsimula ng tikman ng ibang bisita ang ginataang kalabasa. Base sa kanilang reaksyon, parang sarap na sarap sila sa kinakain nila. Natatakam na rin ako ng mga sandaling yun. Pero Shanghai kasi talagang hinihintay ko. Palagay ko, dapat na tayong umuwi, sabi ni ate sa akin. Mamaya na, mga alas 9, sabi ko. May mali talaga sa nangyayari dito. Ang tagal nilang magluto. Pinapalalim lang yata nila yung gabi. Dagdag pa ni ate. Ano ba? Napahinto ang sasabihin ko nang putulin niya yun. Kaano mo kakilalang Melay na yan? Tingnan mo ang mga tingin nila sa bisita, sabi ni ate. At pasimple niyang tinuro si Melay at yung lola niya. Pagtingin ko, medyo seryosong tingin nila sa mga tao. Mas nagtaka pa ako nang makita ko ang kakaiba nilang ngiti. Pero kahit na ganun, pinilit ko pa rin kumbinsihin ang sarili ko na normal ang lahat. Palagay ko, aswang yung lola niya. Kilala mo ako, Bea. Malakas ang pakiramdam ko sa mga ganito, sabi niya. Sana di ka nalang sumama, sabi ko. Kung di ako sumama, eh di isa ka na sa nabiktima, dagdag niya pa. Naiinis na ako ng bagyanon kasi di na normal ang mga sinasabi ng ate ko. Pero mga ilang sandali lang, bigla na lang may nangingisay na bisita. Naglalaway siya at namumula ang mata. Anong nangyayari, ate? Tanong ko kay Ate Milet. Tara na kasi, sabi ni ate nang makita namin na nangingisay ng iba pa. Nang lumingon ako kay Melay at sa lola niya, parang nagbago na ang mukha nila. Kumulubot na ng bahagya. Sabi ko naman sa'yo, aswang yung mga yan. Yung ginataang kalabasa, may nilagay sila ron, sabi ni ate na natataranta. Hinila ako ni Ate Milet. Nakita kami nila Melay na papaalis. Sige, subukan mong sumunod, matapang nasabi ni ate, sabay naglabas siya ng bawang. Hindi ko inasahan na may dala pala siyang ganun. Napahinto si Melay. Kakaiba na yung kilos niya. Malayong malay sa pagkakakilala ko. Mga aswang, sigaw ni Ate Milet. Tumakbo na kaming pareho. Hindi na kami nagawang habulin pa ni Melay at ang lola niya. Sa takot namin, agad kaming humingi ng tulong sa barangay. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Tanong sa amin ang kapitan ng barangay matapos naming ikwento ang mga nangyari. Ilang sandali lang, nagtipon-tipon na sila at sinamahan na kaming makabalik na Melay. Pero nang dumating kami roon, wala na kaming inabutan. Kahit yung mga bisita rin, hindi na namin nakita. Pasukin sa bahay, baka nandyan pa ang aswang, utos ng kapitan sa mga tanod. Wala pang ilang minuto, nakaramdam na kaming lahat na parang may nakamasid. Ate, umalis na kaya tayo, natatakot kong sabi. Sa mga oras na iyon, nagsimula na akong maniwala na may aswang talaga. Kapitan, umalis na ho tayo. Nararamdaman ko na nasa paligid lang sila. Marami sila, sabi ni Ate Milet. Nagkasanyasa na lang sila. Maingat kaming umalis sa bakuran nila Melay. Sobrang kinakabahan ako ng mga oras na iyon. Nabibigla pa rin ako sa mga nangyari. Lalo na kapag ka naiisip ko na nagawa kong makipagkaibigan kay Melay. Nakauwi na kami ng bahay noon at katakot-takot sa sermon ang inabot namin. Nagpatuloy pa rin sa paghanap sila kapitan. Sinuyod nila ang buong lugar. Pero puro bakas lang ang kanilang naabutan. Mga bakas ng hayop na pinatay na ang hinala nila, mga aswang talaga ang gumawa. Laking pasalamat ko na lang kasi hindi kami tumikim ng ginataang kalabasa. Base kasi kay ate, kung sino raw ang makakatikim nun ay magiging aswang din. Anak, Bea, may nagkahanap sa'yo sa lapas, sabi ni mama na galing pa sa lapas. Sino po? Tanong ko. Kaibigan mo raw, Melay ang pangalan, sabi ni mama. Nanlalaki ang mata namin ni ate at bigla na lang kaming kinabahan. Kumuha agad si ate ng bawang at asin.
Huwag mong papapasukin, ma. Ang sabi ni ate kay mama. Eh bakit? Kanina pa raw siyang naghihintay sa lapas. Dagdag pa ni mama. Sumilip ako sa bintana namin. At doon, nakita ko nga si Melay sa bakuran na nag-aapang. Normal lang naman ang reaksyon ng mukha niya. Pero nararamdaman kong kilabot sa kanya. Lalabasin ko, sabi ni Ate Milet. Huwag na ate, baka mapano ka. Pag-aalala ko. Habang si mama naman ay nalilito sa pinag-uusapan namin. Akong bahala, sabi niya. Matapang na lumabas ng bahay si Ate Milet para hanapin si Melay. Nakinig lang ako sa bintana sa kung anong mapag-uusapan nila. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni ate kay Melay. Lumingon-lingon muna si Melay sa palikid bago nagsalita. Umalis na kayo. Kapag ka nahanap kayo ni Lola, siguradong di niya kayo pupuhayin. Babala ni Melay kay ate. Paano ako maniniwala sa'yo? Eh isa ka ring aswang. Saka, bakit mo naman ilalaglag ang lola mo? Ano kami? Tanga? Matapang na sabi ni ate Milet. Maniwala kayo sa akin. Hindi ko gusto ang kinagawa ko. Sumusunod lang ako sa utos niya. Dahil maging ako, papatay niya rin kapag sumuway ako sa kanya. Sabi pa ni Melay na nag-aalala ang mukha. May pinakitang sugat si Melay sa bandang balikat niya. Kagagawan daw iyon ng kanyang lola. Kaya hindi ko na napigilan na lumapas para kausapin siya. Bea, tumakas na kayo. Mahanap kayo ni Lola rito. Isama mong pamilya mo. Patawarin niyo ako kung nagsinungaling ako. Ngayon, ako naman ang babawi. Sige na, ligtas niyo ang sarili niyo. Pakiusap ni Melay sa amin. Nagkakatinginan kami ni ate noong mga sandaling iyon. Sandali kaming nagtalo ni ate. Pero sa huli, napapayag niya rin kami. Pagdating ng alas 8 ng gabi, naghanda na kaming dalawa ni ate. Hindi na namin sinama si mama at papa para di na sila madamay. May alam ako na pwede niyong sakyan. Dadalhin niya kayo ng mas mabilis papuntang Maynila. Kailangan niyo lang siyang bayaran. Sabi sa akin ni Melay habang naghihintay kami kay ate. May pinuntahan kasi siya saglit. Sigurado ka pa, Melay, na di ka sasama sa amin. Baka mapano ka. Baka ikong pagbuntungan ng lola mo. Nag-aalala kong sabi. Ngumiti lang siya sa akin. Huwag mo akong itindihin. Kaya kong sarili ko. Kung sakali man na may mangyari sa akin na masama, iligtas niyo pa rin ang sarili niyo. Tugon niya sa akin. Mga ilang minuto lang, tumating na rin si ate. Nagsimula na rin kaming maglakad papunta sa sinasabi ni Melay na terminal. Sandali, sabi ni ate. Napahinto kaming tatlo. Bakit ate? Tanong ko. Parang may sumusunod, sabi ni ate sabay tingin sa paligid namin. Kuni-kuni mo lang yon, sabi naman ni Melay sa ate ko. Aswang ka diba? Bakit di mo maramdaman agad? Tanong ni ate Milet. Dahil wala naman akong nararamdaman, direktang sagot ni Melay. Mabuti pa, bilisan na lang natin ang lakad natin. Madilim dito at wala pang katao-tao, kinakabahan kong sabi. May mga naririnig na rin kasi ako na parang mga kaluskos. Nagmadali na kaming maglakad. Halos kalahating minuto lang, may narating na kaming abandonadong paratahan ng mga sasakyan. Sigurado ka ba na dito yon? Tanong ko kay Melay. Oo, tara, sumunod kayo sa akin. Nasa likod yung sasakyan na maghahatid sa inyo doon, sabi niya sa amin. Habang si ate naman, masama ang tingin sa kanya. Maingat kaming naglakad para di makagawa ng ingay. Nang makarating kami sa likuran ng isang lumang bahay, wala naman kaming nakitang sasakyan na nandun. Dito ka sa likod ko, Bea, sabi ni ate matapos niya akong higitin. Bakit? Nalilito kong tanong. Huminto rin si Melay, pero nakatalikod lang siya sa amin. Akala mo ba maiisahan mo ko? Wala kaming tiwala sa'yo.
Kasi aswang ka. Mang Fred, labas na kayo dyan. Ito na yung aswang. Sabi ni ate at tinawag niya pa yung pangalan ng kumpare ni Papa. Ilang segundo lang, may mga lumabas ng mga lalaki. Lahat sila ay kalugar namin. Alam kong niloloko mo lang kami. Kaya palhim akong nagsama ng mga papatay sa inyong maglola. Matapang pang sabi ni ate. Melay, anong ibig sabihin nito? Naiiyak kong sabi. Pero tumawa lang si Melay ng nakakaloko. Para siyang nababaliw na di ko maintindihan. Magaling ang ate mo. Maswerte kayo. Pero sa ginawa niyo, pinarami niyo lang ang makakain namin. Sabi pa ni Melay. Biglang tumalon si Melay sa bubungan ng bahay. Pinaputukan siya ng mga sumpak ni Lamang Fred. Pero hindi siya tinamaan. Tara na! Tumakas na tayo! Hayaan na natin si Lamang Fred dito! Sabi ni ate at hinila na niya ako paalis dun. Habang papalayo kami sa lugar na yon, nakakita naman kami ng isang matandang babae. Nanayo agad ang balahibo ko nang mamukaan ng matandang iyon. Ate! Sambit ko kay ate. Huwag kang mag-alala. Ako ang pahala. Sabi niya at may kinuha naman siyang bawang at saka asin. Nang biglang mawala ang lola ni Melay sa kanyang kinatatayuan, tumakbo na kami ni ate ng mabilis. Nakita namin sa likuran na may lumilipad ng aswang. Hindi ko alam kung saan kinuha ni ate ang kanyang tapang. Pero nasabuyan pa niya ng asin ang aswang na iyon. Tito, magtago muna tayo. Sabi ni ate nang pansamantalang umalis ang aswang. Pumunta kami sa likuran ng isang sarang truck sa gilid. Nakikiramdam lang kaming dalawa ng ate ko. Hanggang sa nang tumingala kami, may nakasampa sa taas ng truck. Ate! Aswang! Ako ang unang nakakita. Muntikan pang mahila si ate pa itaas. Mabuti na lang at nahila ko siya pabalik sa akin. Hindi niyo ako matatakasan, mga iha! Sabi ng lola ni Melay, naubod na ng pangit ang mukha. Kulubot at di ko na halos makilala. Hindi nagpatinag si ate at sinabuyan pa niya ng asin ng matanta. Hinabol pa kami ng hinabol ng aswang. Sugat-sugat na ang paa namin ni ate, kakaapak sa mga grapa. Kapag isa sa atin ang di nakaligtas, dapat may isa sa atin ang makakauwi ng bahay. Ipaalam na natin to kina mama. Sabi ni ate. Hindi ate. Hindi. Huwag kang magsalita ng ganyan. Dapat dalawa tayong makakaligtas. Hindi pwedeng isa lang. Sabi ko na umiiyak pa rin. Nagpahinga kami saglit sa ilalim ng punong mangga. Hindi ko alam kung paano ko mapapatay yung aswang na yun, Peya. Hindi ako albularyo. Katwiran niya. Niyakap ko na lang si Ate Milet habang nakikiramdam kami sa paligid. Ang tagal na nawawala ng aswang. Kaya inakala namin na tuluyan na niya kaming nilupayan. Dahan-dahan kaming lumapas sa pinagtataguan namin. Wala na kaming naririnig na kaluskos. Wala na siya, ate. Pabulong na sabi ko sa kanya. Dito ka lang sa likuran ko. Sabi ni Ate Milet habang maingat kaming naglalakad. Nang masiguro naming wala na nga talaga ang aswang, kumaripas na kami ng takbo ni ate pabalik sa aming lugar. Pagdating namin doon, naabutan na namin si Lamang Fred. May daladala silang dalawang asong itim. Nabase sa pagkakarinig namin ni ate, iyon daw ang dalawang aswang. Nalaman namin na binalikan pala ng matandang apo niyang si Melay. Kaya dalawa silang nahuli ni Mang Fred. Sinunog ni Lamang Fred ang dalawang patay na aso. Ayos lang yan, Peya. Sa susunod, kilalanin mo muna ang kakaibiganin mo para di na maulit ang ganito. Sabi sa akin ni ate habang nanonood kami sa pagsunog kina Melay. Sorry, ate. Sorry kung di ako nakinig sa'yo. Muntik na tayong mapahamak dahil sa akin. Buti na lang talaga, ate, nandiyan ka. Kung wala ka siguro, malamang isa na akong aswang o kaya iba ka pagkain nila. Pangako, hindi na ako magiging pasaway. Sagot ko kay Ate Milet. Mula nang mapatay ang dalawang aswang, ay naging kampante na ang pamilya namin.
dahil alam namin na di na yun mauulit pa.